Noel Marie Lagatic. Ayan. Hello sa iyo at ito na ang kasagutan sa iyong katanungan. Maraming pwedeng pronunciations para sa dalawang terms na ito. Ano po? Pero ikaw na ang bahalang mamili kung alin sa mga ituturo ko ngayon ang nais mong gamitin. Ang origin ng dalawang terms na ito ay parehas na Latin. So unahin po natin yung first word. Since ito nga po ay Latin, ito raw ay pronounced as use. Use. Use, ibig sabihin law, law, o batas. Use. Sa Latin ha, sa Latin. Sa American English pronunciation naman, meron tayong tatlong pagpipilian. Una, pwede raw ang jus. Jus. Yung first sound ay j, j, jus. Jus. Ganon. Pwede rin naman daw ang jus, jus, napakasimple, jus. O kaya naman ay juice, juice. So alin man doon sa tatlong pagpipilian ay pwede. Jus, 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 o juice, juice. May dalawang suggested pronunciations naman para sa second word. Pwede raw na soli, soli, o soli, soli. So soli, soli, o soli, soli. Sa kabuuan, pwede raw nating sabihin jus soli, o jus soli. Jus soli. Pwede rin naman ang jus soli, jus soli, jus soli, jus soli, o jus soli, jus soli. So gagamitin ko muna yung Latin ha, jus soli. Ang ibig sabihin ng jus soli ay right of soil or law of the soil. Anong ibig sabihin nito? Ang jus soli ang magbibigay o magsasabi o mag-a-identify kung anong citizenship ang matatanggap ng isang tao. Halimbawa, ipinanganak ka sa US. Ang parents mo, ang magulang mo ay parehas na Pinoy o kaya naman ay Chinese, Russian, Indian o kahit ano pang lahi. Pero sa US ka nga ipinanganak. Ang US nire-recognize ang jus soli. Sa ibig sabihin, kung doon ka ipinanganak, yun din ang magiging citizenship mo. So, kahit anong lahi meron ka, basta ipinanganak ka sa isang bansa na nire-recognize ang jus soli, yun ang magiging citizenship mo. So, kung sa US ka pinanganak, kahit parehas na Pinoy ang magulang mo, American citizen ka. Sa jus soli, birthplace ang labanan, mga mare. Kung saan ka iniire, kung saang bansa ka iniire ng ina mo, yun ang magiging citizenship mo. Gets mo? Pero hindi lahat ng mga bansa ay nire-recognize ang jus soli ha. Meron lang ilang mga bansa, piling mga bansa katulad ng Brazil, Venezuela, Honduras, Guatemala, Mexico, Pakistan, ano pa ba? Canada, Chile, the United States, yun. Meron pang mga ibang bansa. Mag-search na lang kayo. Ito naman sobrang dali. Kukunin lang natin yung pronunciations kanina ng sa JUS. Sa Latin, ito raw ay Jus Sanguinis. Jus Sanguinis. Sa American pronunciation naman, pwede rin daw ang Jus Sanguinis. Jus Sanguinis. Jus Sanguinis. Jus Sanguinis. O kaya naman daw ay Jus Sanguinis. So, bahala na kayo kung alin doon ang gusto nyong gamitin. Basta may choices kayo. Ang mahalaga, may choices. May pagpipilian. May choices na nga, hindi pa ikaw yung pinili. Charot! Ang jus sanguinis naman ay ang tinatawag na right of blood. Right of blood. So, kung kanina ang jus soli ay na-identify ang citizenship ng isang tao base sa kung saang bansa siya ipinanganak, dito naman sa jus sanguinis, ang basehan ng citizenship ng isang individual ay kung ano ang citizenship na meron ang kanyang magulang. In short, kung ano ang nationality ng nanay o tatay mo, yun din ang maa-acquire mong nationality. Maa-acquire mong nationality. Right of blood. Jus sanguinis. Ulitin natin, kung sa jus soli ang labanan ay place of birth, dito naman sa jus sanguinis, lahi ang labanan. Okay?